kasi nga yung advocacy ko, he was less in life, should have more in the law. So nakikita ko kasi in the past few days, and even years, itong mga nakaraan lang, na marami mga kaso na nadidelay, justice delay, justice denied, justice delay, na dahil sa kakulangan ng budget. Mm-hmm. Sa ating judiciary. Ang judiciary natin ang may pinakamaliit na budget, executive, legislative, and judiciary. Ito nga nakakalungkot eh, for 2022, ni-request ng ating judiciary na 67.2 billion. Mm-hmm. Sana yung 67.2 billion kasama na dyan, yung bang i-digitalize na yung mga korte para maging online hybrid na yung mga pagdinig sa kaso para maraming mga kasong ma-accomplish, matrabaho. Mm-hmm. Eh, kinat sa 45.31 billion. Eh, baka itong mga taga-DBM papasintabi sa aking mga kasamang senador, eh, baka hindi nila lubos na intindihan yung takbo sa korte. Ako nakaintindi ako, Cheryl, because yes. I've been there, meaning marami lumalapit sa akin ng mga kababayan natin mahirap na nagreklamo yung mga kaso nila na ipit, matagal, hindi gumugulong. Eh, kaya nga, hindi gumugulong na ipit sapagkat kulang ang budget yung ating judiciary. Example sa'yo, Cheryl, sa korte, maraming mga korte ngayon sa buong Pilipinas na isang courtroom, tatlong judges ang nag-occupy. Just imagine, paano sila maka-accomplish niyan? Nang maraming trabaho, tatlong judges pag nagsishare-share sa isang courtroom. Isa pa, kulang sa mga tao ang bawat korte. Isa yan. Pangatlo, yung pagpumunta ka sa mga korte, kalunos-lunos ang itsura ng mga korte. Nakapunta ka naman sa mga korte? Nakapagating ka na ba ng hearing? Kasi ako, sumasama ako sa mga complainant. May kita mo, pagpasok mo, kalunos-lunos ang itsura, tapos yung mga folder nandiyan sa tambak ng tabi, yes, hanggang bubong na. Exactly, yes. Ang pangit. Pagandahin naman natin yung ating mga korte para naman maging kaya-aya naman sa mata ng mga tao at magkaroon ng respeto sa ating judiciary system. Pangat-apat, kailangan naman siguro taasan ang sweldo ng mga judges natin. Just imagine, 90,000 sweldo ng isang judge. Mm-hmm. At ang hirap ng trabaho nila. Paano sila gaganahan yung ibang magsisipag-sipag? Di ba? Mm-hmm. Anong konsuelo may ibibigay natin sa kanila? Karamihan sa kanila, nadidetet, pinapatay pa, parang manok. Di ba? Mm-hmm. E taas-taas ang sweldo para naman maging maayos din kanilang trabaho. So, siguro, pagpasok ko, galing kong advocacy ayan na, hey, baka pwede natin tulungan itong ating judiciary na mapataas ang budget nila, because I'm speaking from experience. Simply because marami na mga complainant na pupunta sa akin dahil nagreklamo sila na didelay yung kanilang mga kaso. At bakit na didelay? Eh walang budget, kulang ang pera ng judiciary. Nagre-request sila na madagdagan ang kanilang budget for 2022, kinat. Eh ba't kinat? Ba't nilang pinagbigyan? Eh para sa maganda ng sistema naman yung gaganda sistema ng judiciary system natin, yung dadagdag na nirequest nilang budget para sana pag mag digitalization ng ating korte, dagdag sa mga courtroom, bakit dininay? Yun yung malaking tanong. So ikaw ang magiging boses at sisiguraduhin mo na hindi na ulit mangyayari ito. Dahil ipapakita mo, ikaw mismo sabi mo nga, ay nakikita mo, ito ang mukha ng ating judiciary dito sa bansa. Exactly. At saka lahat ng mga batas na ipapasa ko, Cheryl, I will speaking from experience. Hindi ako papasa ng batas na wala akong kinalaman, wala akong kaalam-alam. Magpapasa ko ng batas dahil yan ay inireklamo na sa akin, na pag-aralan ko, na research ko, at na-actionan ko na rin. Or one way or the other, nakagawa ko ng something. So, ito is isang mga batas na tututukan ko. Buod pa dun sa bawsi na palalawakin ko, Divided Against Women and Children. Kasi sa isang household, hindi lang naman yung misis, although yes, they're vulnerable, misis at saka yung children. Pero how about the other members of the household? Tulad halimbawa ng si tatay-nanay, nung couple, yung mga pamangkin na PWD nakatira dyan, kasambahay. So dapat, instead na bawsi, gagawin na lang natin violence against, anti-domestic violence act o ADVA. Nang sa gayon, I will also make sure na yung domestic violence, gagawin na natin yan genderless. Yun, para pantay-pantay ko. So kung ikaw si Lolo, minaltrato ka sa mamamahay, ay protektado ka niyan. So isa pa yan na aking tututukan. Hindi pa man nagsisimula, dami mo nang tinatrabaho. Ang dami ako naisip. Kasi through the years, for 20 years, nakikita ko iba't ibang klase problema. Nakaligsa sa akin yan, Cheryl. Magugulat na lang kayo. Marami ako isasampan ng mga batas, ipapanukala. Kumari, sabay-sabay. Pero ang pinakauna talaga, siyempre, yung para sa ating manggagawa, yung mga manggagawa natin na palaging ninanakawan ng mga salbaheng amo, yung gender theft, yan ang first and foremost.